Ito ang halimbawa ng kasangkapang matatagpuan lalo na sa ating mga tahanan. Sari-saring hugis, forma at may kanya-kanyang disenyo na nagbibigay ganda sa likhang ito. Maaaring pagsidla ng iba't ibang bagay. Sa panahon ng ating mga ninuno, ito ang nagsisilbing luklukan ng mga namatay na kamag-anak. Hanggang sa paglipas ng panahon, naging imbakan din ito sa pagpupreserba ng suka, alak, sisidla ng tubig na mas malamig kung ikukumpara sa kasalukuyang gamit ngayon sa mga plastic jug. Lutuan ng mga ulam, lalagyan din ng mga binuburong karne. At ngayon, ito'y nagsisilbing pan-display sa ating tahanan, taniman ng halaman, mapaloob man o sardinan. Nang dahil na rin sa pagiging antik ng mga ito, ngayon'y pinahahalagahan at inilalagay sa museo pagkat malaki ang kontribusyon nito sa ating mga ninuno. Saan nga ba nagmula ang kasangkapang ito? Halina't pasukin natin ang mundo ng Burnayan. Alamin natin kung paano, saan at kailan tuluyang lumaganap sa Pilipinas ang ganitong produkto. Narating na rin namin ang bigan. Ang aming patutunguhan ay walang iba kundi ang industriya ng Burnayan, ang Pidelgos Pottery. Pero ang kinabukasan mo, tungkulin ba ng ibang tao? Maganap ng entablado mo. Maganda nga. Eh, okay, we're always welcome. Pwede tayong pumasok doon. Okay, pumasok na tayo. Siya si Kinoong Pidelgo. Kilala niyo ba siya? Si Pidelgo ay anak ni Ongkay Go at minala na itong Ruby Pottery mula kay Gango na pinsan ng kanyang ama. Naparangalan siya ng Gawad Manilikha ng Bayan o National Folk Artist Award ng National Commission on Culture and the Arts taong 1990 sa pagpapatuloy ng minanang craft. Saan makikita po natin ang mga produktong ito? Maaari niyo po bang sabihin ang mga ito? Walang base. Nakikita mo, walang base. Buo namin to. Walang korte. Walang design. Buo namin lulutuin to. Tapos pagkaluto, babasagin namin. Kasi ginagamit ito sa salt bed eh. Ano po yung salt? Salt bed salt yung bed. Sa asinan. Ito yung ginagamit nilang banigan. Sa asin. Diyan kumakapit yung asin. Iba naman yun. May korte ito. Ito yung mini planter. Pwede yung taniman ng palay. Ay, taniman ng bulaklak pala. Mga halaman. Ngayon po, manong pwede niyo po ba naman ituro sa amin kung paano po ang paggawa ng mga jar o mga pottery na to? Pwede. Pagkikita ko kayo doon tayo. Ngayon po ay papakita na sa akin ni Manong kung paano po ang aktwal na paggawa ng burnay. Narito po tayo ngayon sa harap ng potter's wheel na kung saan dito po hinuhulma ang sinasabing mga paso na ginagawa dito sa Pidelgos Pottery. Okay. Ngayon po ay kasama natin si Kuya Pidel ang may-ari po ng pottery at ang nagmamasa naman po ay si Kuya Jo kasi magpapakita rin sa atin kung paano ang tunay na paggawa ng burnay. Bago ko inalagay dito, minasa muna ni Jokes itong lupang ito para alamin kung may hindi pwedeng nailagay dito tulad ng bato, tulad ng mga kahoy, tulad ng mga bagay na nakakasukat sa kamay. Kuya, saan po ba nanggaling itong lupa na to? Ang lupang ito ay galing sa pocket. Doon namin minamasa yung butas na yon. Yun ang tinatawag namin mixing hall. Ngayon, all mahal ko na.
Ang huhulmahin ko ay tinatawag namin itong Continental Jar. Galing! Continental Jar. Mahirap. Matuto ito. Bakit po tinawag na, no? Continental Jar. Sa korte, tulad ng tao may mga pangapangalan din, pero hindi magkakamukha. Auntie Rose, ilang taon po kayo nung natuto ka ng ganyan? 17 years old. Nagsimula ako sa 12 years old ako. 12 years old? Talagang nakakabilib naman po ang gawa ni Manong. Magkakapagod din gumawa ng tapayan. Pero ba, wala umaga hanggang hapon, tumutulo pawis namin dito. Pero naibisan to, nawawalang pagod namin dahil sa inyo. Wow! Sino nyo, taga-Isabela kayo, ha? Nueva Ecija pala. Nueva Ecija, pakiramdam namin, parang magkakapitbahay lang tayo eh. Hirong ba nyo, nakakapunta kayo rito samantalang kami? Hindi. Nakapaku lang kami rito. Paano naman po aalisin ganyan? Mamaya, pagkatapos to, magkikita mo. Ayon kay Damasugi, isang vegan folk historian, ang teknolohiyang Brunei ay dinala ng mga Chino dito sa vegan mula sa Quezon Chungju Province sa mainland China. Ayon naman kay Fidelgo, ang pag-Brunei ay naidala sa vegan taong 1890 ni Pedro Go, isang Chinese settler mula sa Jinjiang, Fujian, China. Itinayo ni Pedro Go dito ang kanyang naman. Umikot sa taong 1960, ang anak ng kapatid ni Pedro Go, si Ongkay Go, ay nagpunta sa Pilipinas at nakitrabaho kay Pedro Go. Muling nagbalik sa China nang si 18 taong gulang na para mag-asawa. Paalang talaga nagpapaipot ito, hindi food power. Food power, hindi electric power. Magkano po yan? Magkano luto na ito? 200 pesos. Lulutuin pa lang, kasi lupa lang ito eh. Hindi pwedeng hindi lutuin ito. Saan naman po yung lutuan? Sa Pugun, nandun. Ay, nandun po. Makikita nyo mamaya pagdating natin doon.